Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to kung paano pabilisin at palakasin ang inyong internet connection kung kayo ay gumagamit ng internet using mobile data or wifi connection. Dito sa ituturo ko na tricks guys, kahit papano mag-i-improve talaga yung speed ng internet nyo and at the same time magiging stable siya. So make sure lang na panoorin niyo yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para malaman nyo at masundan nyo yung gagawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin, pakatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman na makakatulong sa inyo kahit papano na mag-improve at lumakas ang inyong internet connection. Minsan nagkakatalo sa area. Sa location, hindi naman lagi compatible yung APN, kaya lagi tayo nag-upload ng bagong APN. Kung alin yung gumana, yun yung gagamitin nyo guys. Kasi hindi naman lagi compatible yung APN talaga sa inyong area and at the same time sa inyong device. Kaya lagi ako nag-upload para kahit papaano makatulong din sa inyo na mag-improve, lumakas at maging stable yung internet connection nyo. So una natin gagawin guys, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Click natin yung settings. Then hanapin natin yung SIM card and mobile data. Sa ibang device nakalagay dual SIM or mobile network, same lang sila, click lang natin yan. Then guys, pipili tayo ng SIM card kung anong gusto natin gamitin. Compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Mapa Token Text, Smart, Globe, TM, Sun Cellular, GOMO SIM, D2 SIM, at kahit anong SIM card, compatible yan. Pipiliin ko itong SIM 1, click natin yan. Sa baba may makikita kayong access point names or APN. Click natin yan. Sa bandang taas sa kanan may plus sign dyan or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo ng bagong APN. Mag-fill out tayo dito. Magsimula tayo mag-fill out sa name. I-click natin tong name. Then ilagay natin sa name City Phone 4G LTE APN. So yun yung name ng ating APN, City Phone 4G LTE APN. Gusto nyo palitan guys, walang problema, pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang natin yung OK. Sunod guys, punta tayo sa APN. Click lang natin tong APN. Then ilagay natin Rogers dash core dash APPL 1.APN. So yung ilalagay natin guys, Rogers dash core dash APPL 1.APN. Click OK. Sunod guys, punta tayo sa MMSC. Click natin tong MMSC. Then ilagay natin HTTP colon dalawang slash MMS dot GPRS dot Rogers dot com. So yun yung ilalagay natin guys, HTTP colon dalawang slash mms.gprs.rogers.com. Click OK. Sunod guys, punta tayo sa MMS proxy. Click natin itong MMS proxy. Then ilagay natin 10.128.1.69. Yan yung ilalagay natin guys, 10.128.1.69. Click OK. Sunod guys, punta tayo sa MMS port. Click natin tong MMS port. Then ilagay natin 80. So yan lang ilalagay natin, 80. Click OK. Sunod guys, click natin yung APN type. So click natin tong APN type. Then ilagay natin default comma SUPL comma MMS. So yan yung ilalagay natin guys,
default, comma, SUPL, MMS. Sa ibang device, pag-click mo yung APN type, may pagpipilian. So, piliin mo yung default, SUPL, at MMS. Pero pag wala, katulad sa akin, i-type mo na lang mano-mano yung default, comma, SUPL, comma, MMS. Click OK. Sunod guys, punta tayo sa APN protocol. Click lang natin tong APN protocol. Then dapat nakaset siya sa IPv4/IPv6. So sa pinakababa. Piliin natin yan. Sunod, punta tayo sa APN roaming protocol. Click natin yan. Dapat guys, nakaset lang siya sa IPv4 dito. So sa pinakauna naman yung pipiliin nyo. Piliin natin yan. Then last but not the least, punta tayo sa bearer. Click natin tong bearer. Then dapat nakacheck lang dyan is unspecified para compatible sa lahat ng uri ng device. So back lang natin. Double check nyo guys kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, MMSC, MMS proxy, MMS port, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung ginawa nating APN sa ating device. Pag okay na, click lang natin yung save. Then guys, pag na-save na, hanapin natin yung ginawa nating APN. So ito yon, Cityphone 4G LTE APN. Sa tabi, sa kanan, may bilog dyan. I-tap natin yan. Then airplane mode natin siya ng 5 seconds. Click airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then in airplane mode na natin. At automatic guys, 100% fully activated na yan sa ating device. Ngayon, para malaman natin kung compatible nga ba talaga itong APN sa ating device, buksan natin yung mobile data. Pag lumabas yung logo na 4G or 5G sa taas ng signal, ibig sabihin lang compatible yan. Pero pag hindi lumabas, pwedeng may mali sa pagkaka-fill out or talagang hindi compatible sa inyong device. So buksan natin yung mobile data. Click natin yung mobile data. Then kung makikita nyo guys, lumabas yung 4G na logo sa taas ng signal. Katibayan lang yan guys na compatible talaga yung ginawa nating APN. So ngayon hindi ako makapag-speed test kasi wala akong load sa aking SIM cards. Mamaya na lang tayo mag-speed test sa pag-set ng APN sa packet Wi-Fi. So ngayon guys, proceed na tayo sa pag-set ng APN sa packet Wi-Fi or Wi-Fi router. So sa pag-set sa packet Wi-Fi, kailangan natin tanggalin yung battery. Sa likod may makikita kayong IP. Sinusundan nyo ng number na 192.168.8.1 na parang ganon. Kukopyan nyo lang dun yung number, hindi yung IP. Pag nakopyan nyo na yung number, i-paste nyo sa Google Chrome, then mag-browse kayo para makalagin kayo. Sa Wi-Fi router naman, makikita yung IP or tinatawag na portal or gateway sa likod or sa harap. So maglalagin muna ako sa portal ng aking low packet Wi-Fi. Para makapag-login, kailangan i-off muna natin yung mobile data at i-on natin yung Wi-Fi para mag-connect siya sa aking Globe Packet Wi-Fi. So yan, connected na. Ngayon, maglalagin muna ako sa Chrome. So yan guys, andito na tayo sa portal ng aking Globe Packet Wi-Fi. So sa pag-set ng APN dito sa Packet Wi-Fi, kailangan natin pindutin yung Network Settings, then APN List. Sa Wi-Fi router naman, hanapin nyo lang yung APN or APN Settings para doon kayo magdagdag or magpalit ng bagong APN. Proceed na tayo dito. Click natin tong Network Settings. So click natin yan. Then pag naklik na natin yung network settings, hanapin natin yung APN list. Sa tabi nyan, may plus sign or add button, click natin yan. Then guys, mag-fill out tayo dito. So magsimula tayo mag-fill out sa profile name. Siyempre, yung profile name niya katulad ng kanina, Cityphone 4G LTE APN. Sunod guys, diretso na tayo sa APN. Ilagay natin sa APN Rogers-core-appl1.apn. So yun yung ilalagay natin guys, Rogers-core-appl.apn. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay. Then pag okay na, click lang natin yung save. Then wait natin mag-save yung ginawa nating APN sa ating packet Wi-Fi. Antayin natin mag-success. So yun guys, success na. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong Cityphone 4G LTE APN, punta tayo sa speed test. Kung wala pa kayo guys speed test, download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test. Then wait natin mag-open. So antayin lang natin. Click natin yung go.
then wait natin yung result. So yun guys, kung makikita nyo yung ping niya 36 ms, then yung jitter niya is 10 ms lang. So ibig sabihin guys, mababa yung ping, mababa yung jitter, stable na stable yung binibigay na internet connection nitong Cityphone 4G LTE APN. Then yung download Mbps niya is pumapalo ng 14.2 download Mbps. So sa umaga ng mga ganitong oras, 9:13, pumapalo lang kami dito ng 3 to 4 or 5 Mbps. Pero ngayon pumapalo na ng 14.2, so mabilis na siya. Then yung upload Mbps niya is pumapalo ng 4.33 upload Mbps. Overall guys, good na good talaga yung binibigay na internet connection nitong Cityphone 4G LTE APN. So yun guys, yung review ko dito sa APN na to is talagang stable na stable yung binibigay na internet connection niya at mabilis. Pwedeng pwede to sa mga mahilig manood ng video sa YouTube at sa mga nag-online class, malaking tulong to. Guys, disclaimer, hindi porket malakas or mahina sa akin is katulad din sa inyo. Pwedeng mas mabilis sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN ko sa inyong location. Pero pag hindi compatible, walang problema kasi lagi naman tayo nag-upload ng bagong APN. I-try nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all. So yun guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Gerson Bulacan Aurina, Yen Yen Durana, Kesha Mislang, Dennis Martin Vlog, Fusion TV Lol, at Elias Chavez. Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.